Ezra. Ang pagpapatayo ng bagong altar. Ikatlong kabanata. Nang dumating ang ikapitong buwan, noong nakatira na ang mga Israelita sa kani-kanilang bayan, nagtipon silang lahat sa Jerusalem nang may pagkakaisa. Pagkatapos, muling itinayo ang altar ng Diyos ng Israel para makapag-alay dito ng mga handog na sinusunog ayon sa nakasulat sa kautusan ni Moises na kanyang lingkod. Ang nagpatayo nito ay si Jeshua na anak ni Jozadak at ang iba pa niyang mga kasamahang pari at si Zerubbabel na anak ni Shealtiel at ang mga kamag-anak niya. Kahit takot sila sa mga tao na dati nang nakatira sa lupaing iyon, itinayo nila ang altar sa dating pinagtayuan nito. Pagkatapos, nag-alay sila sa Panginoon ng mga handog na sinusunog sa umaga at gabi. Ipinagdiwang din nila ang pista ng pagtatayo ng mga kubol ayon sa nakasulat sa kautusan ni Moises. At nag-alay sila ng mga handog na sinusunog na kinakailangang ihandog sa bawat araw ng ganitong pista. Bukod pa sa mga handog na sinusunog, naghahandog din sila ng mga handog sa bawat pista ng pagsisimula ng buwan at sa iba pang mga pista sa pagsamba sa Panginoon. At nag-aalay din sila ng handog na kusang loob para sa Panginoon. Kahit hindi pa nasisimula ng muling pagpapatayo ng templo ng Panginoon, nagsimula na ang mga Israelita sa pag-aalay ng mga handog na sinusunog ng unang araw ng ikapitong buwan ng taon ding iyon. Muling ipinatayo ang templo. Nagbigay ang mga Israelita ng mga pera na pambayad sa mga tagatabas ng bato at sa mga karpintero. Nagbigay din sila ng mga pagkain, inumin at langis na pambayad sa mga taga-Sidon at taga-Tyre para sa mga kahoy na sedro na galing sa Lebanon. Ang mga kahoy na ito ay isasakay sa mga barko at dadalhin sa Joppa. Pinahintulutan ito ni Haring Cyrus ng Persya. Sinimula ng pagpapatayo ng templo ng ikalawang buwan ng ikalawang taon mula nang makabalik ang mga Israelita sa Jerusalem. Tulong-tulong sa pagtatrabaho ang lahat ng nakabalik sa Jerusalem galing sa pagkabihat. Kasama na rito si Zerubbabel na anak ni Shealtiel, Jeshua na anak ni Jozadak at ang mga kasamahan niyang pari at ang mga Levita. Ang pinagkatiwalaan sa pamamahala sa pagpapatayo ng templo ng Panginoon ay ang mga Levita na nasa edad 20 taon pataas. Sila'y si Jeshua, ang mga anak niya at ang mga kamag-anak, si Kadmiel at ang mga anak niya. Silang lahat ay mula sa lahi ni Huda. Tumulong din sa kanila ang mga angkan at mga kamag-anak ni Henadad na mga Levita rin. Nang matapos na ng mga karpintero ang pundasyon ng templo ng Panginoon, pumuwesto na ang mga pari na nakasuot ng kanilang damit na pangpari para hipan ang mga trumpeta. Pumuwesto rin ang mga Levita na angkan ni Asa sa pagtugtog ng mga pumpiang upang purihin ang Panginoon ayon sa kaparaanan na itinuro noon ni Haring David sa Israel. Nagpuri sila at nagpasalamat sa Panginoon habang umaawit ng napakabuti ng Panginoon dahil ang pag-ibig niya sa Israel ay walang hanggan. At sumigaw ng malakas ang lahat ng tao sa pagpupuri sa Panginoon dahil natapos na ang pundasyon ng templo. Nandoon ang maraming matatandang pari, mga Levita at mga pinuno ng mga pamilya na nakakita noon sa unang templo. Umiyak sila ng malakas na makita nila ang pundasyon ng bagong templo. At marami rin ang sumigaw sa galak, hindi na malaman ang sigaw ng kagalakan at ang tinig ng pag-iyak dahil napakaingay ng mga tao. At naririnig ito sa malayo.